food trip daw kami ng steak. So, ganito na akong lalabas. Malamig kaya? So, ganito na akong lalabas. Ayun lang. So, ganito na akong lalabas. Naka-jacket naman ako. So, siguro hindi na ako lalabas. And for my face, kamusta na pa yung mukha ko? So, eto, ongoing sila. Tapos, sa kabilang side, dito mas malalain. Kasi parang nagsama-sama sila. So, pero, it's better na yan ha. Compare sa mga nakaraang araw. Pero, natatanggal yun. So, patience. So, hinihintay ko lang yung nag-aya sa akin. Nauna na naman akong magbihes. As usual. So, nandito na kami sa labas. Ayoko magpakita dahil mukha pa kaming zombie land. Mamshi, mamshi! Yan. Mabilis lang kami pupunta sa supermarket. Kaya walang ligo-ligo ito. Isang mabilis na lakaran lang. So, meron lang kami bibiling mga tatlong bagay. Sana nga tatlong bagay lang. Baka madapa kaming dalawa ni mamshi. A few inches later. So, yun guys. Ito yung bisteka namin. 1 and 2. 1 kilo and 200 grams. Tapos, kartofi. Ito na binibili namin kasi mahirap di pang maglinis ng kartofi. Or sa English, artichoke. Ba't ba nakamaspa ko eh? Tapos, tortellini. Sarap yan. Tapos, Red Bull. And, conditioner. Para sa akin buhok. Tapos, sabon. Pang katawan. Shampoo. Pero itong shampoo na to, pwede din siyang body wash. Tapos, dalawa yung binili namin na ang tawag dito na butter. Ito yung kunyari yung pang keme-keme lang. Tapos, ito kasi yung masarap na butter. Yung presyo nitong butter na to. Magkano binili mo dito? 2+. 2. Ito magpo-4 euro. Yan. Tapos, rosemary para sa aming Fiorentina. Tapos, kape. Pero mas gusto ko na ngayon yung kape ng Italiano. Yung niluluto. Yan. Tapos, Oreo ni Kaloy. Ng aming baby damulag. Tapos, panglinis ng plato. Ano? Panghugas ng plato. And, salt. Yun lang. Welcome back sa aking channel. So, today is December 27. Kakagaling lang namin ng supermarket. Kamusta naman yung naging Pasko nyo? I hope naging masaya. At lahat kayo dyan ay may pinagsaluhan. Kahit hindi magarpo, importante ay kaharap mo yung mga mahal mo at yung mga importante sa buhay mo. Yan. So, now, nandito ako sa banyo, naghihilamos at para matreat ang aking current face situation or skin situation. Yan. Medyo nakaka-bother siya, lalo na sa part na to. Pero, it is what it is. I needed to take medication. Lot of medication. And siguro sa mga kinakain ko na din na alam ko namang bawal sa akin. Medyo pasaway din ako. Nag-stress eating ako, yan. So,
So ito na yung ano, yung outcome. Be proud, Char. Parang sa kabilang side, nakaka-ano siya, nakaka-bother, nakakabawas ng confidence. Nakakasad, actually. Pero, anong gagawin natin? Alam nga naman, magmukmuka po mo, diba? So, gamutin natin. Ako naman madali. Kumbaga, nagagamot naman sila, guys. Matagal lang mawala. Pero nagagamot. So, kamusta yung naging Pasko niyo ulit, guys? Ano yung mga natanggap niyong regalo? Ako naman, this year, since pandemic, nagtipid muna ako. So, dito muna ako titingin. In sense na kahit inaanak ko, hindi ako nagbigay. I mean, yung bulsa ko talaga ngayon is, ang ginawa ko is sarado. Lockdown din ang bulsa ko ngayon. Kasi guys, para sa akin, sa mga panahon na to, importante talaga yung may laman yung bulsa mo. Hindi ko kailangan ngayon ng mga regalo, lalo na yung mga material things, lalo nasa bahay lang naman tayo. Nonsense din kung mag-shopping ako, bumili ako ng bagong bag, bumili ako ng gamit, bumili ako ng kung ano-anong damit. Kung nandito lang din naman ako sa bahay. Like yung haul ko last time, nasusuot ko lang sila pag pupunta ako ng work and I hate to do that. Kasi guys, ako napakasimpleng tao ko lang, lalo na pagpupunta sa work, hindi ako pumaporma. Like, porma-porma. Kasi nasasayangan ako sa damit na mamahal. Tapos, dadamitin ko lang siya sa work. So, excuse sa face, pero kailangan ko silang gamutin. Yan. Meron akong yung mga bumps, ay nilalagyan ko lang siya nitong drying lotion. This is a drying lotion or drying keme. It's from Mario Badescu. Ayan. Tigas kasi ng ulo ko eh. Siguro ano? Siguro mga 40% is nakuha ko sa mga gamot na iniinom ko when I was sick. And yung 60%, nakuha ko yan sa pagkain ng hindi ko dapat kinakain. Like, nung nakaraang araw, ang kinain ko guys ay itlog, hard-boiled egg, with sawsawang pagkuhog. Like suicide yung ginagawa ko. Yun yung mga bagay na hindi ko dapat kinakain, pero matigas ang ulo ng lola nyo. So, ito yung nakukuha niya. Yan. Tapos, siguro, sa mask natin, meron din tong portion. Kasi, sa work namin, yung mga katrabaho kong hindi naman nagpipimple or nagbe-breakout, ayun. Puro breakout din sila, lalo na sa part na to. Pero diba sa part na to, kasi hormonal din yan. Yan, bahala na sila. So, eto. Mawawala. Alam ko naman na mawawala dito. Kasi this is not the first time na nag-breakout ng bonggang-bongga ang aking mukha. Siguro natitrigger lang lalo ngayon dahil sa mask. Kasi hindi nakakahinga yung aking skin. So, yan. Sa kabilang side ay mabitsad. Kasi ang fresh-fresh ng look ko bago mag-lockdown. Pero, okay. It's only superficial lang naman, guys. At saka nasa bahay lang naman ako, so. Nothing to worry about.
this year I decided na wala mo nang gift or wala mo nang bonggang regalo. Kasi hindi naman sa pagyayabang, I'm lucky enough na nabibili ko yung gusto ko kahit walang celebration. So yun, excuse the face guys, mamaya na lang ulit. And see you later. A few inches later. So hi guys, it's currently 6:49 and we're eating the steak. Tapos maya-maya, mga 8 o'clock siguro maliligo ako. Gusto ko yung mga ganito. Kapeng. Yeah. So, mamaya na lang. Hi guys. Today is Monday, December 20th.